you guys, it's me again, Miss Dichannel, and today I'm filming a 2020 New Year's resolution. Ayan, isa-share ko sa inyo guys kung ano yung 10 things na New Year's resolution ko this year, and I hope na magawa ko ito. Kasi next year, next January 2021, is babalikan ko tong vlog na to kung meron pa tayong YT or babalikan ko tong vlog na to para i-review ba kung nagawa ko yung mga tong 10 bagay na to, or may nagawa ba ako at least man lang kahit ilan-ilan sa mga 10 New Year's resolution ko this year. So if you like this video, please keep on watching and I'll share it to you what the 10 things that is my New Year's resolution is to do. So number 1, focus on work. Ayan, ito talaga yung hindi ko nagawa sa nakaraang taon. Last year pa. Siguro ito yung hindi ko nagawa, yung hindi nag-focus sa work. Kasi more on social media ako, more on, alam mo yun, yung nilibang ko yung sarili sa, siguro sa, as OFW, yung, alam mo yun, yung, para hindi ma-homesick, ayan, nilibang ko yung sarili ko sa social media, hindi sa work. So, I think this year, my New Year's resolution is focus on work. And number 2 is spend money wisely. Hindi naman ako gastoserang babae, guys. At tao. Babae talaga. Hindi naman ako gastoserang tao. Kaso nga lang, pag umpisahan ko na mag, ano, lalo na pag mapunta ko sa mall, at naumpisahan ko nang maglabas ng pera, ayan, tuloy-tuloy na yan hanggat wala ko dito sa wallet ko. Pag may gusto ako talagang, binibili ko kahit na hindi naman talagang kailangan. So, I think this year is spend money wisely. Resolution ko. And number 3 is more patient. Ayan. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila na impatient akong tao. As in, wala akong tiyaga. Alam mo yun, madali akong maerita, madali akong mabugnot, parang ganun. Or, basta, impatient akong tao. So, I hope this year magiging patient akong tao. So, number 4 is minimize using mobile or active and social media. Kasi this last year talagang naging active ako sa social media, especially sa YT. Talagang kung pwede nga lang 24 hours akong hawak-hawak yung mobile ko, yung mga gadget ko, ginagawa ko. Alam mo yun? Kaya siguro hindi rin ako naging focus sa work kasi nga, ayun, naging active ako sa social media, laging hawak ang cellphone. So, this year, my New Year's resolution is minimize using mobile and be active to social media. And number 5 is don't waste time for negative things or people. Ayan, last year kasi, naging, ano akong tao, naging sensitive akong tao. At saka, alam mo yun, yung, lagi ako nagpipay attention sa mga tao ng negative. Ayan, so this year trying this na hindi ko na sasayangin yung oras ko sa mga tao or sa mga bagay na negative. And number 6 is never regrets. Ito lang kasi nakaraan, guys. Alam nyo, bakit ko nilagay ito sa isa sa New Year's resolution ko is ito lang nakaraan. Talagang marami akong regrets. Especially nung umuwi ako ng Pinas, talagang dito ko na-realize nung bumalik ako na sayang. Alam mo yun, sayang sana ginawa ko to, ginawa ko yun, dapat ganun, alam mo yun. Nakakaano lang, nakakapanghina. Ayun, so, I hope na if ever magkamali ako, kasi tao lang naman din ako, tao lang ako talaga na nagkakamali, na maraming ano, siyempre hindi naman natin ma-realize yung pagkakamali natin. Kung hindi tayo nagkamali, ano yung gulo? Hindi naman tayo, ano, kung wala tayong nagawang pagkakamali, wala tayong ma-realize. So, siguro never regrets and try to do, not to do the same mistake again. Ayan. And number 7 is try to smile always, even you cannot. Even I cannot. Me pala. kasi ako yung tipo ng taong hindi pala ngiti. Ako yung tipo ng taong kasi nga, may iritahin akong tao. So, hindi ako palang ngiti.
yung mga nakakakilala nga sa akin or first impression nga sa akin is maldita, is nabera, ganun yung first impression sa akin kasi hindi ako palang ngiting tao. Yung ano mo yun, yung madali kasi ako malitang tao guys, alam mo yung tinitingnan lang kita pero ano, magulo. Basta hindi ako palang ngiting tao, so this year I want to try na mag-smile kahit na hindi kakangiti-ngiti, kahit na alam mo yun, yung ano, yung good vibes, yung ano lang, be positive always, ganun. So, itatry natin yan this year. I hope na magawa natin. And number 8 is less trusting easily. Ito siguro yung malaking pagkakamali kong nagawa last year or even before na madali ako nagtiwala. Kahit na sa nakilala ko lang sa social media, pinagkatiwalaan ko ng gusto. Talagang hindi ko inisip na at the end, yung pagtitiwalang yun is lahat na wala. So, siguro this year is less trusting people or trust anything else. Ayan. And number 9 is to love myself more and my loved ones. Ayan. Kasi ako yung taong, di bali ng lapastanganin mo ko, di bali ng, alam mo yun, di bali ng anihin mo ko, wag lang, basta maipakita ko lang sa yung pagmamahal ko, ganun kasi ako last year. So, I hope this year na sarili ko yung iisipin ko, sarili ko yung intindihin ko, hindi ibang tao. Kasi ako yung taong, hindi naman sa ano, yung ako yung taong, di bali nang wala ako, di bali nang may masabi kay sa akin, basta pinapakita ko yung pagmamahal ko. Kasi ako. So, I hope this year na yung sarili kong itindihin ko, I will love more myself and my loved ones. Ayan. And especially my kids. And number 10 is to be a better me this year than 2019. Siguro naman hindi ako masamang tao. Siguro naman hindi ako kasi wala naman ako pinatay, wala naman ako ano. Lahat naman tayo may bad and good side. Siguro, marami akong kahinaan last year. Marami akong nagawang mistake last year. Marami akong, siguro maraming hindi magandang ginawa last year. So, my New Year's resolution this 2020 is to be better me. Alam mo yun, yung kasi sinasalamin ko, tinitingnan ko, or nag-way back ako sa mga ginawa ko last year. Parang, yes, I am not good last year. Talagang, pati sarili ko, parang kinalimutan ko. Alam mo yun? So, I hope this year na magiging better me ako. And kung may whitey pa tayo last year, re-review ko tong vlog na to. And i-check ko kung nagawa ko ba tong 10 New Year's resolution ko this 2020? Or kung may nagawa man tayo, kahit 2-3 sa mga to, diba? Challenge na rin yun to ourselves. Siguro, yan, challenge ko rin sa sarili ko to na magawa ko, I hope, na magawa ko this year. Yan. So, thank you so much guys for watching. Ayan, kung meron kayong comment, opinion, or suggestion, or ano ba yun? Kung ano man ang gusto nyong i-comment sa akin, please leave me a comment down below. And babasahin ko po. I will try na sasagutin yung mga comment ko. Thank you so much for watching, guys. If you, please subscribe to my channel if you haven't yet. And I hope to see you in my next one. Thank you so much for passing by, for passing through. Thank you so much. This has been Miss D Channel.